Magandang araw po, magandang umaga po sa ating lahat. Sa lahat po ng mga nakakapanood sa mga oras na ito, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ang nais po natin sa mga oras na ito ay magbahagi na naman po tayo ng mga nangyayari sa ating bansa o sa ating mundo, kasi buong mundo po itong mga nararanasan natin ngayon. Tingnan natin kung ano na nga ba ang katotohanan. Tingnan natin, pag-aralan natin siyang mabuti tungkol doon sa mga nangyayari, sa mga nagiging ganap, no? Sa mga nangyari na, no? Tungkol po dito sa pandemic na ito at sa COVID-19 na sinasabi natin na ito. O, tingnan natin yung pag-aralan natin mabuti, yung karanasan natin. Ano na nga ba ang katotohanan nito? Kasi maraming mga leader na ang away na ba? No? Pari-parehas naman silang mga leader na nagsisikap, na nagiging mga magagaling sa kanilang paningin, no? Pero ang sakit nun eh, no? Nasasabihin yung kanilang kapwa leader na bubo, no? Walang. Tingnan natin ngayon, no? Pag-aralan natin mabuti kung ano na nga ba talaga ang nangyayari, mga kapatid, mga kabugto, no? Mga kabugto, tingnan natin ano na ang nangyayari talaga. Maging aware tayo, no? Tingnan natin, ibukas natin ang ating mga mata, ang ating puso at isip, ano na nga ba yung nangyayari, no? Tingnan natin, sino nga ba talaga ang bubo? Bubo. No, kasi sinasabihan talaga na bubo yung kasama nilang, yung mga kapari-parehas naman silang leader, nag-aaway-aaway lang sila. Pero ang pinag-aawayan, yung kanilang, ano ba, yung kanilang kapangyarihan. Kapangyarihan ang pinag-aawayan. No, tingnan natin, ano nga ba talaga? Sino nga ba talaga ang bubo dito at sino ang matalino? No, sharing lang, no, bahaginan lang sa mga totoong mga nangyayari. No, ito isang tunay na nangyayari ito. No, hindi ko nababanggitin po ang bayan, hindi ko nababanggitin ang mayor, no, pero isang munisipyo po talaga, isang munisipyo po talaga ang nagsara. Nagsara dahil nagkaroon ng COVID ang kanyang mga empleyado. No, ibig sabihin, ulitin natin, ang kanyang mga empleyado ay nagkaroon ng COVID. No, ibig sabihin, kaya niya isinara ang kanyang munisipyo. Nagkaroon ng COVID yung mga empleyado niya eh. No, pero isang linggo lang, nagpakatay ang mayor ng Baka. Bakit? Kasi gumaling. Gumaling yung mga empleyado niya na nagkaroon ng COVID. Ay, siyempre, pasalamat nga naman. Isang Baka lang, kinatay, nagpakatay. No, dahil gumaling ang kanyang mga empleyado. Diba? Papasalamat yun. Gumaling eh. Oh, diba? Oh, yan. Tapos ngayon, di ba mayroong balita na isang naturukan ng baksin, nung dumating na ang baksin, isang naturukan na matay? No, ngayon nagpapalusot. Di ba nagpapalusot sila? Anong pinapalusot? Talagang may COVID na. May COVID na. May COVID na yung namatay. Kaya namatay, hindi dahil sa baksin. O, pero sino ang bubo ngayon? Tingnan nga natin. Sino ang bubo ngayon? Kasi, di ba kaya tayo kumuha, kaya ang bansa natin, o kahit na aling man bansa ay gumagawa ng baksin, ng pangkontra, di ba pangkontra sa COVID? Malinaw yan, pangkontra sa COVID. Di ba? O, yung mga nagkasakit na wala pang baksin, gumaling. Pero bakit may baksin na? Tinuro ka na? Magaling sana kung yan ay patay na bago tinurukan ng baksin, masasabi mo, patay na kasi. Pero dapat yan, gumaling. Oh, ay, sino ang bubo ngayon? Sino ang bubo ngayon? Diba? Ang gagaling nilang magsabi na bubo itong leader na ito. Walang kwintang leader ito. No, pero, ay, sino ang bubo ngayon? Kumuha ka ng baksin, kumuha tayo ng baksin para pangkontra sa COVID. Ay, bakit yung may sakit na yun na COVID? Oh, sige, tanggapin na natin yung paliwanag. Talagang yan ay may COVID na. Pero dapat gumaling? Dapat naman gumaling? Diba? Oh, ay, ang nangyayari ngayon ay talagang totoong may bubo? Diba? Ang bubo, sino? Ang sambayanan na ang mga bubo. No, kasi nilugaw na ang kanilang utak ng mga matatalinong leader natin. No, kasi matatalino na sila eh. Matatalino na yung ating mga leader. Itong ibang leader na ito, mga bubo kasi. Diba? Ganyan ang sabi nila sa ibang nating leader. Itong mga matatalinong ito, wala na.
wala nang bubuto. Sa sunod na eleksyon, wala nang bubuto sa bubo. Kasi nga, nilugaw na. Nilugaw na ang kanilang mga utak. No? Ang lahat ng mga tao, ang mga butante, nilugaw na. Lugaw na. Ibig sabihin na wala na. Yung utak nila, puro na doon sa matatalino. Pero ang tanong, sino ba ang nagbibigay ng talino at galing at husay sa mga tao? Sino? Mayroon pa bang ibang nagbibigay ng lahat ng bagay dito sa mundong ito? Kundi ang Diyos lang, di ba? Diyos lang. Itong sinasabihan ninyong bubo na ito. Itong mga sinasabihan ninyong bubo na ito, maaari siguro ito ay talagang umaasal lang ito sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi siya talagang matalino. Pero ang tanong, doon sa sa matalinong ito, sa mga matalinong ito na sinasabihan nilang bubo ang kapwa nila leader na nagsisikap din naman na maging maayos ang kanyang pamumuno. Sino kaya ang nagbigay sa kanya ng talino? Diyan sa matalinong yan. Sino ang nagbigay? Maaring hindi ang Diyos natin ang nagbigay dyan. Kasi kung Diyos ang nagbigay dyan, hindi niya mumurahin ang Diyos. Di ba, saan ka na nakakita ng ang Diyos niya ay minumura niya? Nagmumura ng simbahan, nagmumura ng pari at mga obispo? Di ba? O sige nga. Alam mo, ang Diyos mo ang nagbigay sa iyo ng lahat ng kakayanan, maging ang lahat ng bagay na nandyan sa iyo ngayon, ng iyong katalinuhan, ang galing yan sa Diyos. Huwag mo sabihin sa guru mo, hindi yan ang galing, sa Diyos yan, lahat. No, pero bakit mo minumura ang Diyos? Ibig sabihin, iba ang nagbigay sa iyo, hindi yung Diyos talaga na Diyos. No, kasi dalawa naman talaga ang Diyos, di ba? Kahit na sinong magsabi, talagang dalawa ang Diyos, dalawa ang din yung Diyos ng tao. Dalawa lang yan. Dalawa lang ang magkalaban. Di ba? Dalawa lang. Kahit na si Jesus. Yung kalaban ni Jesus. Sino ang kalaban ni Jesus? Sige nga. Di ba? Ang panahon noon, yung panahon ni Jesus, ang death penalty noon ay pagpako sa krus. Tingnan po natin mga kapatid, dahil tayo po ay nakabase sa kasaysayan. Di ba? Kasaysayan tayo eh. Nangyayari ito eh. Ibig sabihin, kasaysayan yan. O, tingnan natin yung kasaysayan ni Jesus. Walang, hanggang ngayon, hindi pinaniniwalaan si Jesus. Maraming hindi naniniwala sa kanya. O, tingnan natin. Anong ginawa kay Jesus? Sa panahon ni Jesus, ano ang death penalty? Hindi injection, hindi lethal injection, hindi sila elektrika ang death penalty noon. Pagpako sa krus. Yun ang death penalty. Balikan natin yung kasaysayan na yan. Dahil hindi sila naniniwala sa Diyos, hindi sila naniniwala na pinadala ng Ama ang anak. Hindi sila naniniwala sa Ama, Anak at Espiritu kasi. Hindi talaga sila naniniwala sa Diyos. Yan ang katotohanan. Anong ginawa kay Jesus? Itinuring ng makasalanan. Kahit alam ni Pilato na wala talagang kasalanan si Jesus, ginamit niya pa rin ang mga tao. Di ba? Ginamit niya pa rin ang mga tao. Sino ang palayain? Si Barabas ba o si Jesus? Ito ng mga tao. Hindi nga rin naniniwala kasi sa Diyos. Pero rin, sila rin yung nagsabi nung winagayway nila ang palaspas, ipagbunye si Jesus, purihin si Jesus. No? Pinagbunye nila ang Diyos. Pero sila rin ang nagsabi na ipako siya sa krus. Di ba? Hindi sila naniniwala sa Diyos eh. Hindi sila naniniwala kay Kristo. O ngayon, tapos na ang panahon ni Kristo. Iniwan niya na sa kanyang mga alagad. Ang pamamahala, ang pangangaral. Ngayon, sa kasaysayan natin, wala na si Kristo, Espiritu Santo na lang. Ganyan ang nangyayari. Ginagamit pa rin ang tao. Pero itong mga taong ito, sila rin yung nagsasabi na sa Diyos lang sumampalataya. Lagi rin niyang nagsisimba. Pero sila rin ang nagsasabi na ano? Sila rin ang
natutuwa pa sila pag minumura yata ang simbahan, pag minumura yata ang mga obispo at mga pari. Hindi ba? Ganun din ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Hindi na pinaniniwala ng simbahan. Mali na ang mga nagdaan. Ganun. Tao rin ang ginagamit ngayon. Tao din. Itong mga tao din ito, sumasampalataya, pero katulad ko rin. Katulad ko din. Alam ko na ang Diyos lamang ang aking face shield at face mask paglabas ko. Diba? Si Kristo lang ang face shield ko at face mask dahil yan ang aking pananampalataya. Pero ano ang ginagawa ko paglabas ko? Kailangan kong magka-face shield at face mask kasi ano, saan ako natatakot? Hindi sa Diyos. Hindi sa Diyos. Alam nyo na ang ibig kong sabihin. Hindi ako sa Diyos natatakot. Kasi kinakailangan kong gumamit ng face mask at face shield. Hanap buhay nila yan eh. Kinakailangan kumita. Lalo na ngayon ang vaccine. Kailangang maibintayan lahat. Hindi ba mga kapatid, mga kabugto? Nakakahiya sa Diyos. Paglabas natin, face shield at face mask. Hindi ba yan nakakahiya sa Diyos? Na alam natin na sumasampalatayos tayo sa Kanya, iniibig niya tayo at minamahal, hindi niya tayo pababayaan. Pero gumagamit tayo ng face shield at face mask pangkontra sa COVID. Anong klaseng pananampalataya meron tayo? Mga kabugto? Oh. Dibdib mo, puso mo. Pero yan ang katotohanan. Yan ang katotohanan, mga kabugto. Sino kaya ang nagbigay sa kanila ng talino? Ibang Diyos nila. Iba ang Diyos nila. Hanggang ngayon, mayroon pa rin Pilato at Herodes. May Pilato at Herodes. Mga kapatid, kasaysayan lang yung ating pinag-usapan, pero dapat yan ang panghawakan natin na ang Diyos lamang ang bibigay sa atin ng talino. Nang galing, magpasalamat ka sa Diyos kung magaling kang mamuno. Magpasalamat ka sa Diyos. Kaya yung mga sinasabihan ng bubong, Diyos na ang bahala sa kanila. Kaano man sila katsama sa paningin ng mga matatalinong yan. Bye-bye po.